Kasi ang pinaiikot ngayon na propaganda nitong mga tolongges na ito, eh si Inday Sara wala na sa kanyang pag-iisip. Nasa utak ng mga politiko yan, tigilan, wala ka na sa sarili, Sara, dahil hindi na ito normal lang ginagawa ng politiko, na dapat ang politiko ay marunong makisama sa kawatan. Alam niyo, mauubos niyo lang yung pera ninyo at pera ng taong bayan sa kakaaway kay Sara. At yun naman talaga ang nangyayari. Maganda doon sa statement ni Inday Sara kanina, yung hindi na pagpatol doon sa mga anak. Kasi yun ang sign na ito si Inday Sara ay nasa matinong pag-iisip. Kasi hindi na niya pinatulan eh itong dalawang anak. Kasi nga naman, sabi nga niya, kapag anak ka, yun yung kumbaga normal lang para sa iyo. Yes, normal na reaction lang para sa isang anak yun. Kaya nga doon mo makikita, kasi ang pinaiikot ngayon na propaganda nitong mga tolongges na ito, eh si Inday Sara wala na sa kanyang pag-iisip. Sa makikita ko, Ma'am Sas and Banateros, ha, yung ginawa ni Inday Sara, yung ginawa ni Inday Sara na yun, na hindi pagpatol doon sa statement ni Sandro at ni Matthew na medyo emotional, eh it's a sign na she's still in her right mind, ano? Yes, Ms. Sas. Well, yan naman kasing mga ano na, wala na siya sa sarili, wala na siya sa sarili. Eh wala na bang alam mo ang ibig sabihin noon? Nasa utak ng mga politiko yan, tigilan, wala ka na sa sarili, Sara, dahil hindi na ito normal lang ginagawa ng politiko, na dapat ang politiko ay marunong makisama sa kawatan. Wala siyang pakialam. Nakigets niyo, wala na siyang pakialam sa inyo, wala na siyang pakialam sa laro ninyo. She will not play your game. She will actually not play by your rules, no? Kasi nakita na natin to noon pa kung paano nila pinababagsak ang isang may potential na maging presidente, and usually that is the vice president, and especially na ito si Sara, elected by a overwhelming majority during the 2022 elections. So ito mga sinasabi sa kanya na wala ka na sa sarili, wala ka na sa ganyan, wala ka na sa vision, nagme-meltdown, brat, or whatever. Itong mga name-calling na to, ito kasi is, gusto nila ito yung tumatak sa mga tao eh. Na pag naisip nila si Sara Duterte, ay meltdown, ay ganito. Hindi, ito, question parang, lang sa Sara. Yes. Ikaw, eksperto ka dito sa mga meltdown. Diba? Kasi meron kang kaibigan dati na madalas mag-meltdown. Diba? Ganito ba ang klase ng pag-meltdown? Kasi yung kaibigan mo dati madalas mag-meltdown. Nagla-live pa nga yun pag nag-meltdown yun eh. Diba? Umiiyak. O, yun. Ganito ba ang klase ng pag-meltdown? Well, alam mo, ang meltdown, no? Pag nag-meltdown ka, hindi ka na makakausap ng matino. Hysterical ka dapat, ano? Hindi, ang nagme-meltdown, ang kasunod niyan, kasi may physical manifestation ang meltdown. Hindi lang yung makikita mo lang nagaganyan, meltdown na hindi. Ang meltdown, may physical manifestation yan. People will usually have to go and maybe confine themselves, kasi draining ang meltdown, no? Yung mga nakakaalam nito na meron talaga nag-meltdown sa pamilya. Ito mga accusation nila ng meltdown. Ms. Sas, ito... Gusto kong sakyan yan. Yan, nag-meltdown na si Sara. Nag-meltdown na siya dahil sobra na kayong kawatan. Sino bang hindi sino sa mga Pilipino ang hindi mag-meltdown na ang bayan nyo ay sinasalaula? Hindi ba dapat ang buong Pilipino, lahat ng Pilipino ay mag-meltdown na? Tama. Actually, ito nga yung sinasabi nga nung iba na ito na yung panahon. Tama-tama yung eksaktong timing ng pag-ano ni VP Sara, dahil nauubos na po ang pera ng taong bayan. Nauubos na dito sa Kamara. Yung even, alam niyo ba na magkaroon lang ng hearing na wala namang direksyon, wala namang batas na nagagawa, ay napakagastos.
nauubos na po. Kaya nga tama yung sinasabi ni Ma'am Sas na dapat na tayo mag-meltdown dahil nauubos na ang pera ng taong bayan. Ito nga ang tanong, pangalawang tanong dito, Ma'am Sas, is ano masasabi ninyo dito sa hamon na ni VP Sara Duterte na magpa-drug test itong mga young goons? Sa tingin mo ba kakasa itong mga ito o ibabaliwalain nila? At kung binaliwala nila, anong ibig ibig sabihin yan? May bago na. Just a few minutes ago, Byron, o si ano, corn, ano pangalan niya? Kangkong, ano to? Kongkun. Kongkun. Sabi ni Kongkun, papayag daw sila na magpa-drug test kung mag-o-oath taking daw si Sara sa kanilang investigation on the misuse. So, ayun na ang sagot. Ayaw nilang... kasi nga... Ang daming kondisyon no? Kaya nga dyan mo talaga makikita, dyan mo makikita na talagang magaling si Inday Sara kasi nga nabait niya itong mga congressman pati itong mga sumasaw-saw sa issue at nagpapasikat. Nabait niya in a sense na akala nila siguro na kung si Inday Sara kanilang hamunin, hindi papatol katulad nila, patulera na si Inday Sara ngayon. Akala nila siguro yung Inday Sara ngayon yung katulad nung Inday Sara noon na hindi makikipag head-on collision sa kanila. Gulat na gulat sila dahil tinanggap ni Inday Sara yung hamon nila, plus humihiling pa si pati drug test. Sabi ni Inday Sara, kukunin niya yung test na yun. So dalawang test sa akin, isa sa inyo. Tingnan natin kung anong isasagot ninyo. Kita ninyo, sumagot sila kagad, tapos may condition pa. So, akala ko ba matatapang kayo na pinaparatangan nyo si Inday Sara na wala na sa tamang pag-iisip? Hindi nila alam na si Inday Sara dalawang beses na pala nag-take ng psych test. So, alam niya na kung anong klaseng test iyon, and hindi siya takot dahil unang-una sa lahat. Ikaw naman, alam mo sa sarili mo kung may tama ka o hindi. So, dito ngayon nakakatawa at lumalabas na kahiyahiya talaga itong mga pasikat ng mga congressman na ito na nung kumagat sa hamon nila si Inday Sara na wala namang binigay na wala namang binigay na kondisyon bukod sa magpa-drug test at magpa-psych eval test. Bigla na naman sila nagkaroon ng panibagong kondisyon na basta magte-take ka ng oath para ipagtanggol mo yung iyong confidential funds. Sabi nga ni Inday Sara, pagdasal natin ang Pilipinas dahil meron tayong DOJ secretary na walang alam. Anong masasabi niyo doon? Kita mo ha, sinabi ko nga sa inyo, wala nang pakialam si Inday Sara na maging presidente. Kung ikaw ba, politiko, aawayin mo ang mga Rimuyas? Tama. Hindi. Bakit? Bakit? Cavite is vote-rich, one of the vote-rich provinces. Mm-hmm. Number one ata yung Cavite or number two? Mm-hmm. Habang Pilipinas ha. Mm-hmm. Kaya nga lahat ng politiko, sinindikitan niya mga Rimuyas. Sumisip-sipim sa mga Rimulya kasi vote rich ang Cavite. Tapos ngayon, nakikipag head on collision na siya sa lahat. Hindi ba? Di ba sabi nila may solid north? Malaking boto yan. Malaking voting base yan. Nakipag head on siya ngayon kay Rimulya. Ano yan? Vote rich. Kaya wala siya. Pakialam na ngayon si Sara. Kaya nga sabi ni Sara, di ba? She has nothing to lose. And that is very dangerous for a lot of politicians. Na meron kang isang vice president na handang makipagbardagulan sa inyo at wala siyang pakialam kung maging presidente siya o hindi. Saan kayo lulugar doon? Mauubos nyo lang yung pera ninyo at pera ng taong bayan sa kakaaway kay Sara. At yun naman talaga nangyayari. Alam mo, sa totoo lang, tama ka dyan. Tsaka yung sinasabi ninyo na talagang sinisipsipan ang mga Rimulya, Cavite, particular dahil nga dun sa isa sa pinakamaraming botante sa Pilipinas, kita nyo nga ngayon. Saan kayo nakakita? Dalawang magkapatid.
bilang secretary. So it's really obvious na meron talagang impact, ika nga. Eh, timing ha, timing yung pag ano, pag-appoint, de. Siguro, eh syempre, oh, abalos ha. So, kailangan ng boto. So, eto, ikaw na lang, para mas maganda. Oh, para sure na yung aking Cavite. Oh, yun ang ano dyan. So, mga kababayan, medyo... Pero, same... Pero Banat Bay, same thing ha. Kasi, ano ha, kasi itong... mga congressman na ito, kung makikita mo, bihirang-bihira doon sa mga kumakandidato national ang pumapatikos kay Inday Sara ngayon. Ang bumatikos lang kay Inday Sara ngayon, si Coco Pintel, natatakbong congressman dyan sa Marikina, at itong si Chisa Escudero na magtatapos yung kanyang term sa 2028 pa. So, sa nakikita natin, ang talagang pinapabanat nila ay yung mga hindi tumatakbo national, itong mga congressman. Pero ang hindi kasi maintindihan nitong mga kongresista na ito, na kung si Bongbong Marcos nga at si Aimee Marcos ay halos mag lumuhod at talagang magmakaawa kay Inday Sara para tulungan sila na manalo sa eleksyon, at nakita naman natin nagmanifest yun sa boto ng tao, mas marami yung boto ng tao kay Inday Sara kaysa dito kay Bongbong Marcos. Takang-taka talaga ako bakit itong mga congressman na ito, considering na ang maging kaalyado mo ang Duterte is ano na kagad yun eh, parang masasabi natin na napakalaki na kagad yung chance mo sa masa eh. Bakit nila binabanatan si Inday Sara aside from ano na sila? Sila ay mga designated na mga tigapagtanggol at mga asong kaul na kahol para sirain ito ng mga Duterte. Banat Bay. Alam mo, boss, alam mo, boss Dada, no, kung Oli, saka Byron. Yan ay nakakapagtaka. Ang mga nakakapagtaka, labas kayo na labas ng survey, nakaunti na lang ang pro-Duterte. Ito nga eh. Na malingit na pass rating ni Sara. Pero siya lang, siya yung binabanatan, yun ang binabanatan. It doesn't make any sense. Bakit yung babanat-banatan yung isa na wala na palang supporters? Tama. Hindi ba? Sasabihin nyo sa amin na ito'y para sa Pilipinas. Tigilin nyo nga kami, no? Puro kayo magnanakaw dyan sa Kongreso. No? Lalo na yung young ones. Naku, tigilan nyo ako. Lahat kayo dyan ay kontraktor. Hindi ba?